Hey, what's up, mananap? Hi, guys. So today, guys, andito ako ngayon sa DENR, Department of Environment and Natural Resources. By the way, I have with me Carlo. So ngayon, guys, pupunta kami inside the DENR kasi may na-purchase kami na tarantula with papers, of course. So si Carlo, mag-a-apply siya ng kanyang CWR. Ako naman is mag-a-update ako ng aking CWR. Kasi add-on ito sa aking collection. I have already my CWR ng aking reptiles. So today, i-update ko ang aking CWR. I-add-on ko itong aming nabili na tarantula. No? So that's why we're here sa DNR. So hopefully guys, successful ang lakad namin today. And then mag-grant sa kanyang CWR. And ma-add na sa aking collection yung bago namin na nabili na tarantula. So kung bago ka pa lang sa ating channel, please subscribe, no? Paki-like na lang din and then hit that bell para updated ka sa ating susunod na video about sa exotic animals. So, see you later. So yun guys, napasok na tayo inside the DNR ng Davao City. So yun guys, here and DNR. So, ano kami? Hi Carlo! And guys, ayan si Carlo guys. So, this is actually the lobby, no, ng DNR. So, I can still remember last year, dito ako, nag-apply ng aking CWR. So, it's good to be back, no, here. So, we're waiting for Sir Ray. Sir Ray ang katransak namin for the CWR and updating my CWR also. Ayan. And, guys, we have here Ken. Hi, Ken! Ayan, welcome to my vlog. So, si Ken, guys, ayan, isa ding legit na exotic keeper. No? So, dito din siya para mat-update ng CWR. Gitawagan na sa guard. Hi, sir. Good afternoon. So, mag-prepare muna kami ng aming mga requirements. Si Sir Ray, sir. Kaya, sir. Okay, so we're preparing sa aming mga documents. So, ayan guys, we're preparing sa aming mga papers na kailangan sa pag-apply ng CWR. So, ito na yan siya. So, actually guys, gumawa na ako ng video nito paano magkuha ng CWR. So, ano yung mga requirements ng kailangan ng DNR to have the CWR. So, paki-check na lang dun sa aking video. But since andito na din kami, so much better na pwede na din natin i-review kung ano yung mga requirements na kailangan. So, ito yung mga requirements na kailangan sa pag-apply ng CWR. So, ito yung mga actual talaga na requirements na dinala namin, no, sa pag-apply ng CWR. So, yung kay Carlo, actually, mag-a-apply pa siya ng CWR. And yung sa akin naman is add sa collection, add stock. So, sa CWR, pagkuha, of course, kailangan natin number one ng photocopy ng CWR. Request ka ng photocopy ng kanyang CWR. So, ayan, ito yun siya. Second is ito, CBC, Captive Breed Certificate. So, ito yung nagpapatunay na legal na nag-breed yung buyer, ay yung seller, no? So, sa CBC, nag-certify na yung buyer is a legit, no? Pwede siyang mag-breed at saka pwede din siyang magbenta. So, ayan. The third one is the deed of sale. So, ayan. So, since wala pang resibo yung
seller. So, deed of sale mo na. So, andyan, naka-state dyan, ano yung mga binili mo. Tapos, signature ng buyer and then nung ano, seller. And then, of course, dapat naka-notaryo yan para legit. Yan. So, the deed of sale. Next is, ayan, this is also very important. The any ID, no, valid ID of the seller. So, ayan, kailangan din yan siya dito. And then, of course, yung ID mo, ID ng buyer, kailangan din siya. And lastly, the picture of the specimen or kung ano yung binili mo. So, picture yan. So, sa in our case, tarantula yung nabili namin. So, ito yung picture ng tarantula. Of course, may name siya. Ayan, dalawang species na pair, possible pair. Ayan, so, ayun guys. So, yun lang guys ang requirement sa pagkuha ng CWR. So, again, balik natin. Number one is the photocopy of the CWR ng seller. And then the CVC, no, kailangan din yan siya. Third is the deed of sale, no? Ayan, the deed of sale. Fourth is any valid ID ng seller. And then your valid ID also. Ayan, kailangan. And lastly, the specimen, no? The picture of the specimen. Guys, kung nag-ask kayo na saan ang LTP, so wala LTP kasi Davao area lang. So, nandito lang kami sa Davao. Then, yung pagbili namin is from Davao lang din siya. Okay, yung case ko naman is actually add-on stocks. So, hindi ako kukuha ng CWR but mag-a-add ako ng stocks ko. Since may CWR na ako, so i-add ko lang yung nabili ko. So, same lang siya sa pagkuha ng CWR. Same lang din ang requirements na kailangan ng DENR. So, ito, ayan, ang photocopy ng CWR ng nabilihan ko. And then, of course, ang CBC, kailangan din siya. And then, the deed of sale, no? Asan yun? Ayan, pasensya na, ang daming ano. Deed of sale, kailangan din siya. And then, naka-notaryo, of course. And then, of course, the photocopy ng seller, ID niya, any valid ID. And then, of course, your valid ID also, kailangan din. And lastly, the picture of the specimen. Ayan, so same lang sila, guys. And then, ang pagkaiba lang nito is, and meron pa pala, magbabayad kayo ng 50 pesos. Ayun, so may babayaran dito, guys, na 50 pesos. Ayan, so yun lang yun, ganun lang kamura, guys, 50 pesos lang. Good for 50 heads na yan siya. So, yun. And then, after nito sa akin is, isesend sa akin yung inventory, no? Na, yun yung parang updated na inventory ng aking mga kit. And then, ibabalik ko dito for their signature. And then, yun yung i-attach your CWR ko, yung inventory. So, ang ihihintayin ko na lang is the inventory. Kasi may CWR na ako. So, ayun guys. So, I hope naintindihan ninyo. And I hope makatulong itong video na to, no, sa pagkuha ng CWR. Hi, Sir Ray. Good afternoon. Ayan na si Sir Ray, guys. Bali siya mag-assist sa atin for pag-apply ng CWR. Ayan na si Sir Ray. So, si Sir Ray ang mag-assist sa atin, guys, here. No, sa pag-follow up ng mga requirements ng ating pag-apply ng CWR. So, by the way guys, ako ang purpose ko dito is actually mag-add, no, mag-add ako ng aking collection, no, kasi may na-purchase ako na tarantula, no, from a legit keeper. No, so ito yung picture ng mga tarantula. So my first tarantula na i-add ko sa aking CWRR, the Gramostola Paul Creeps and the OPT or the Orange Baboon Tarantula. So that's why I'm here, para i-add ko siya sa aking CWR. So hopefully
ma-add na siya ngayon. Ayan guys, so, ayan guys, andyan sa likod ko, andyan si Sir Ray. Siyang mag-assist sa amin dito sa pag-apply no, ng CWR ni Carlo. So, ayan guys, kasalukuyan na pa-process na sila sa kanilang papers. So, hopefully, mag-grant na sa kanya ang kanyang first na CWR. So ayan guys, yung kaibigan natin si Carlo. So nag-lisod ka dira. Balhin ka. Ayan, so mag-fill up na siya ng kanyang form for his CWR. So sponsor. Guys. So, ayan. So this is actually the second step, no? Yung first step kanina is pag-check ng mga requirements. So this is the first step, a second step already. Binigyan na siya ng form. May form na ipapi-fill up sa kanya wherein itatransfer na yung mga names ng mga nabili niya, no? So sa form na yan guys, so dapat detailed, no? Nakalagay dyan ang name ng species, no? The common name at saka yung scientific name niya, ilang piraso at possible na yung gender niya. So ayan guys, address. So yan guys, ito yung office ng DENR ng Davao City. So ayan, very clean, no? Very organized. Ayan, si Sir Ray, itutour niya ako guys. I'm so happy. Thank you, Sir Ray. Ayan, kasi bihira lang tayo makapunta sa place na to guys. So, sulitin na natin. Kasi may nakita akong very interesting. Kaya kinulit si Sir Ray na puntahan at makita talaga yan. Ayan! Look at this! Wow! Pawikan guys! Ayan! And of course, ang pinaka ano ng lahat, no? Ang ano ng Davao City ng Mindanao, pinagmamalaki ng Davao City, ang ating Haring Agila. I do not know sino ito na agila guys, pero guys, very nice. Yan, ganyan kalaki yan. Nakuha, ganyan yan, no? Yan, guys. Yan. Yan, salamat. Yan si Sir Ray, guys. Ayan, salamat kayo. Salamat kayo, sir. Okay. And we have here, ayan si Charm. Ayan guys, isa sa mga staff dito sa DNR. Ayan, nag-assistance na. And guys, you are a very good friend of mine, college days. So ayan, so salamat, nakita mi dire. No, taga DNR na din siya. Ayan, I'm so happy. Thank you, Charm. And Charm, thank you so much. Ayan guys, congratulations Carlo. So ayan guys, tapos na ang pag-process ng kanyang CWR. Next week or this week, maghihintay na lang si Carlo ng text or chat sa kanyang actual visitation. And then after that, i-release na sa kanyang CWR. Ayan, so Carlo, congratulations. How's the feeling? Masaya kasi at last
nagkaroon tayo ng legal paper sa ating mga alaga. Yes. At don't worry, may lima pang darating na papel. May lima pa. Alright. So ayan guys. So again, Carlo, congratulations. And I hope ma-receive mo na yung CWR. And like you said, marami pang darating, no? I-add mo sa collection. Yes. Ayan. So congratulations. So ayan guys, we're done nandito. So thank you so much, Sir Ray. He is a zoology technician, and at the same time, nagpa-process din sila ng mga papers like yung in-apply namin na CWR. Sir Ray, thank you so much for this opportunity sa pagtulong sa amin dito sa pagkuha ng mga legal papers. Yun guys, congratulations again sa atin. So tapos na kami guys, palis na kami ng DNR, office ng DNR. So uwi kami very successful, no? So thank you, salamat again kay Sir Ray sa nag-assist sa amin sa pagkuha ng CWR at sa yung pag-add ko sa aking mga stocks. Guys, palabas na kami. Thank you again guys. So ayan, palis na kami. I hope this video guys nakatulong sa inyo, no, especially sa pagkuha ng CWR. Ayun guys, so kung nagustuhan niyo ang video na to, please give me a thumbs up and leave a comment down below in the comment section. At huwag kalimutang mag like, share and subscribe. What's up, mananap?